Sisimulan na natin ang ating kwento. At ang pamagat ng ating kwento ay pinamagatang Halimaw! Halimaw! Gagawin niya ng pinakamagaling na kaya niyang gawin. Maliwala ba? Oo! Kanig yung salitang halimaw! Ganyan, ganyan ang galing nito. Okay. Pero, pwede ba akong makiusap sa inyo? Pwede bang tulungan natin yung bida sa kwento? Oo! Okay. Gusto niyo ba siyang tulungan? Oo! So, sige, para tulungan natin siya, sabihin natin, tama na! Okay, dapat prolong, mas mahaba. Tama na! 1, 2, 3, go! Alright! Sobra! Okay, ang mas maganda kung lalagyan natin ng action. Ganito yun. Tama na! Ready and go! Hindi rin siya naniniipo.
ibang sakit ang bigay ng halimaw na ito. Hoy! Emboy! Ang tawag niya sa akin. Bakit mukha kang insekto? Ang kanyang halakhak ay tumadagundong sa loob ng classroom. Sari-sari ang tukso niya sa akin. Minsan na may tinawag niya ako, Hoy! Kurot! Pinaglihi daw ako sa puto at surot. Bakit niya ako tinawag na kurot? Kapag pinaglihi sa puto at surot ang tawag? Kurot! Very good! Pinilit mong umiti habang pinipigil mapaluha. Iyan ang kapangyarihan ni Halimaw! May talim ang kanyang mga salita. Ang mga ito'y nakasusugat at nakasasakit. Lahat ng lumalabas sa kanyang bibig ay parang mga nagbabagang bato na tumatama sa akin. Tignan niyo siya, oh! Oo na sa classroom siya. Isang araw, paglabas ko sa barberya ni Mamberto, ay nakita ko ni Halimaw! Ang ganda ng buhok ko! Ang pasigaw na bati niya! Alam mo, mukha kang manok! Mukha daw siya? Manok! Paano nga yung manok? Napaisip tuloy ako. Pagka-uwi, sinubukan kong ibahin ang estilo ng buhok ko. Pero, kahit na anong suklay ko, nakikita ko pa rin sa salamin ang manok. Buhok, 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 buhok. Paano nga yung manok? Hindi mapura ang boses ni Halimaw sa isip ko. Kinabukasan, pumasok akong nakasombrero. Malayo pa lang ay nakita na ako ng halimaw. Nilalamig bang mga kuto mo? Hagalpak niya. Nanlita ko at parang gusto kong magtago sa loob ng aking sombrero. Tuwing nagsasalita si Halimaw, ay napipipi ako. Hindi ko mabuksan ang aking bibig at parang nawawala ang aking dila. Ayan na si Kurot! Ayan si Kurot! At nagtawanan ang aking mga kaklase. At sa isang isang mata, nagmukha rin silang mga halimaw! Tignan nyo, Lumichi, oh. Nanliit. Sobra siyang nanliit. Nagkasya siya sa ayon. Bakit hindi ka ba nakabihis? Una ni Nanay. Hindi ka ba papasok ngayon? Parang magkakasakit po ako. Paubong sagot ko. Di ko masabi sa kanya ang totoo. Takot ako sa halimaw. Di ko alam kung anong nakakasakit na salita ang naghihintay sa akin. Parang wala ka namang lagnat. Sabay hawak ni Nanay sa aking noo. Sayang at hindi niya nakikita ang tunay kong nararamdaman. Wala kasi akong galos. Wala kasi akong sugat. Baka po, baka palabas pa lang po yung sakit ko.
lang ang nasabi ko kay nanay. Alam nyo, pati sa panaginip, pumapasok si Halimaw. Ano yung tura nyo? Kita nyo? Oh, yan o. Ito siya. Pating. Sa aking panaginip, ay nagiging dambuhala ito. Para siyang bulkan na bumubuga ng mga apoy. Ang hininga niya ay maitim. Maitim na usok. Pilit kong tinatakasan ng mga bumabagsak na bato. Nagising akong tagaktakang pawis. Pagkahawak ko sa aking noo. Naku, may lagnat na ako. Alam mo, huwag mo lang pansinin. Payo ng kaibigan ko si Buboy. Alam mo, ang gawin mo, pasok dito sa kabila, labas sa kabila. Ilang beses ko nang sinubukan yun. Pero parang busi na sa lakas, ang boses ni Halimaw. Ang boses ni Halimaw. Di madaling iwasan. Nakakagulat pa kung minsan. Hindi na naman itsura niya. Pagbalik sa eskwela, ay naghihintay na si Halimaw sa akin. Di pa man ako nakakapasok sa loob. Ay, umuulan na ng pangontya. Di ko na napigilan ang aking sarili. Napasigaw ako. Nako, guys, tingin ko kailangan na natin siyang tulungan kasi kawawa naman yung ating bida. Alam niyo ba kung anong gagawin natin? Oo! Naalala niyo? Oo! Pwede bang gawin natin na sabay-sabay? Oo! Okay, ready? 1, 2, 3, and go! Pagkatingin ko sa Halimaw, ay unti-unti nang nalalagas ang kanyang kaliskis. Umurong na rin ang kanyang tila at ang kanyang mga mata. Nawala na ang usok sa kanyang tainga. Namutla rin ang kanyang muka. Aba, may kapangyarihan din pala ang ating mga salita. Thank you sa inyo, guys, ha? Okay. Ano sabihin nyo? Naglaho na ang Halimaw! At napalitan ng isang bata. Tignan nyo, oh. Yung Halimaw. Pero dahil sumigaw tayong lahat, nagtulong-tulong tayo, sabi natin, tama na! Okay. Naging eto na siya. Okay? At dahil dyan, tiyan! Ayan! Simula noon, ay di ko na nakita ang Halimaw. Wala na rin mga salitang nakasusugat sa akin. Wala na rin sikurot at ang manok sa salamin. Bakit hindi ka ba nakabihes? Ang gising sa akin ni nanay. Saya-saya ko. Hindi ka ba mapasok ngayon? Napadala po kasi ang tulog ko. Ang nakangiting sagot ko. Ang ganda-ganda po kasi ng panaginip ko, Nay. Dali-dali ako tumayo at naghanda para sa eskwela. Alam niyo kung bakit? Kasi araw ng pasok ngayon. At dyan ang tatapos ang aking kwento ng pinamagatang Halimaw! O paano mga kids? Kailangan mo nang umalis kasi pupuntaan ko pa yung mga halimaw doon sa eskwelahan namin. At para maturuan sila ng leksyon, sabihin nga natin, tama na! Ready and go! Tama na! Maraming salamat po! Ako po si Teacher Roderick at dyan nagtatapos ang aking
maikling kwento. Maraming salamat po. Paalam!